grand final, so it's like some regular series. Yeah. So you nothing special. Nothing special. So then it's a little bit less for the series. Maybe try some new things. The pressure is always still just as high. No, zero pressure. We're confident in ourselves. All right, I love the confidence approach. But you guys, more than welcome to go ahead and take your seats at your desk. Hold you up too much. Sorry, I didn't mean to. I'm out here trying to take out your tour. I mean, it's maybe the only advantage. No, you can sit down. You can sit down. Sorry, I'm so sorry. He heard me say his name. I mean, if you want, you could stand. You could be very healthy. Maybe he could introduce this Jenkins. Is that your job? I can do that. Then we're going to have a rematch of the TI Grand Finals. Gaming Gladiators! Oh yeah, they're taking this walk nice and slow. Celery is actually really afraid to come and stand next to you because he knows he doesn't want to talk to me. Do you want to talk to me? No. You were supposed to try and build up my confidence and say, no, I love talking to you. I love talking to you. Thank you so much, Celery. Did you enjoy a nice cup of or a mug of green tea before this match as well? No, during the draft. During draft? Okay. Yeah. Okay, for some reason I thought it was you did it before the game. I can also see Jenkins having a conversation down there. Do you want to ask Quinn what he's saying? Can you meow for us? I cannot hear him. No. I can't hear him either. Do you feel extra coming up against Team Spirit? Because the last matchup maybe wasn't the best result for you guys. They were lucky we were tired. All right, I love the confidence. I won't tie you guys out too much. Yeah, the rest of your team, more than welcome to go and sit down. I'll keep you here, though, Celery, for the coin toss. But, yeah. Oh, Duraccio wants to get out of here as soon as possible. He doesn't want to stand here any longer. More than welcome to come and take a stand up here. Team Spirit. Maposhka's already, he's dialed in. Stand your captain, while he doesn't have his headphones on, say something to him? Yeah, no. I can grab him. Oh, he's going to go grab him. Celery's going to do our job for us. He's going to. Ready for coin toss? Coin toss. Yeah, it's pretty important, Maposhka. I mean, maybe actually not for you. Maybe not for you. Maybe he doesn't mind. Maybe he's going to give you free will. Do you want me to... Oh, you got to stand this side, Maposhka. You got to... I don't know why I have both. I'll grab the coin out for you, Jenkins. Don't worry. Yeah. Now, do you want to just pass that one to Jenkins? Thank you so much. Do you want to flip it, Maposhka? Okay. All right. Then we'll give Celery here. So the two sides are either Bet Boom or Fish. Flips in the air. I'll ask you which side you'll want. And then he'll reveal, okay? So I choose Fissure or Bet Boom side? Yeah, Fissure or Bet Boom. Fissure side. What do you choose? No, we're going to wait for the flip. Okay. This man, he doesn't know the script, I tell you. All right. Flip it when you're ready. No, you just flip. Flip it. Yep, just flip it. Fissure. All right, Celery went with... it's Bet Boom. So what do you want? You choose first. You choose, yeah, you won. Easy. What do you want? We choose first pick. Okay, and then what side are you going to pick? First pick, Celery. All right, sounds first good. First pick versus Radiant, TI Grand Finals, okay. Rematch. Good luck, gentlemen. Do you want to shake hands? Yeah, I love that. Done. Love the sportsmanship. Yeah, thank you. Then mas okay na kasi first pick tong ano eh. Yan. Silipin ulit natin yung ano, yung research. Yung kode ko. First pick, Spirit. Ano ba ang kanilang mga pwedeng kunin at madalas nilang kinukuha dyan? Eh, ito na nga. Dalawang bench pool, isang Enchantress. Dalawang bench pool, isang Enchantress. Oh, may Timber. Timber, may Magnus. Pag-open. Oh, may Doom. Alke. May Timber din ulit. Gaming yun eh. Gaming yung Alke. Gaming nga pala. Baliktad. Match, isa't isa yung dilag. Tatlong offlane, tatlong support. Pag na-open lang yung Timber siguro eh. Oo. Ma-open kasi series natin yan. Yan. Sa kabila. Yung kabila, yung Spirit. Spirit, first pick. Spirit. First pick. Yan. Yan. Bench pull support. First pick chance natin. Nag-no tayo, ha? Yung 8 Timber talaga, no? Timber. Kaso ito kasi yung dalawa. Bench pull, Enchantress. Tapos Doom. Ay, so, kailangan may ma-open sa Doom or Timber para ma-first pick nila yun. Para Doom, hindi Timber, support. Or Paces Void. First pick. 9 yung Void, 9-13 eh. Sabagay. Okay na yan. Kasama ano na. Kailangan may ma-open dyan. Timber or Doom. Yung int medyo safe tayo eh. Kita mo naman yung value ng mga int nila. Oo, dami. Pero pagkatapat mo yung GG, anong mas tingin yung worth na i-first pick? Agawan nata ng support to eh. Nakakakabali. Pero nakikita ko nag-spam ng ng Enigma si Celery sa pub game niya. Mm-hmm. So maybe,
Ilabas nila dito yung Enigma. Enigma ni Celery. Pwede din, no? Ay, pero ba't gumagana nga yung ano, yung Enigma na position 5 dito? Flexible kasi, eh. Natatandaan ko yung Enigma ni Carlo dati sa Blacklist. Di ba? Hindi siya nag-work eh. Mm-hmm. Pero, bakit sa ibang region, currently working yung position 5 na Enigma? Mas kabisado nila laro yung playstyle ng Enigma. Okay. Pero, kahit yung drop na binubuo nila, kompleto para complemented din ba sa Enigma? Mm. Tingin ko ganun. Laning phase, kamusta ba kasama yung Enigma? Lakas kasama yun. Lakas yan. Ay, ito na! Naku, laban yung Timber, saka yung Doom. Naku, first pick, teka lang, kinakabahan ako. Wala ni Magnus, talo tayo, ay guys. Naku, naniniwala ka, talo tayo. Dasal na lang tayo, Martian. Dasal tayo, Martian. Sana yung Mars na lang kunin, no? Mars. Ge. GL. Or may naisip ako. Ano yan? Baba nila dito, Naga ni Diracho, Boyd na agad first pick. Pwede. Mm. Pwede. Binanti si Benchpool, eh. O, nawala na support. Yung Encha Benchpool, eh. And din yung first pick ng Spirit, eh. Bench, wala na yung bench. Oh guys, bulungan nyo muna sila sa F10K. Saan tayo dito? Ba, mga ganun eh, Tegis eh. Wala, mahirap betan ngayon yan. Ngayon, i-wager nyo na yan. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo dyan. Okay. Shadow Demon, DK! Yes! Panalo tayo! Panalo na naman! Ngayon nga kung lalabas kayo yung mga DK yan. Na, explain na natin kanina. Tama! Pasok! Eh, nag-Lion. Gagi, DK pala gagi kayo ha, Lion. Lion agad dyan. Hindi, kukunin mo na dito yung mga pang-counter dyan. Like AA. Wala na. Yung Lion ba? Decent yung counter. Lion dahil yun. Nadedrain mo yung mga dragon, no? Nadedrain mo yung dragon eh. Or, ST ka, pwede. Mag-ano ka na? Mag-ano? Primal? Mag-ano ka na baka agad dyan? Hindi mo kailangan gawin yun eh. Dahil gusto rin naman yan ni DK. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung mga ano natin. Napapatid pa si Jano. Napapatid pa. Buti hindi gumulong. Usin nyo yun, oh. Ano? Maro-rolling thunder yan. Ubus tayo dito. Pag nabisi tayo dyan. Na-surprise sila. Hindi nila ina-expect siguro to. Na-ubus na yung reserve time agad ng gaming. Palalo pero, agad, no? Palalo yung first pick. Sino gumagamit ng DK sa Spirit? Flex kasi yan, eh. Parang kahit si Lyle, nakita ko solid din siya mag-DK and si Collapse. Yan yung nakakatakot ngayon. Parang susunod niya ito, ma-adjust na yung ban eh. De, kailangan niya, pwede mo na talaga. Eh. Kanina, nakita natin pinangsagot sa ano nila eh, Sudwing, na part time break. Wala nga silang idea. Sinasabi ko nga sa'yo, naubos yung reserve time. Wala nga silang idea yung mag-DK. Okay, Enigma to? Feeling ko, Enigma na to. O sayang, yung pick mo, pag nag-Enigma ka, decent di naman mababan yan eh. Decent din yun, kahit pa paano. Kasi, di ba, may Midnight Pulse naman yun na parang pwedeng pumunit sa DK. Kung tagal, isang minuto. Naubos yung reserve na time agad, panggo agad. Panggo nga. So, sinisure na nila. Ipo-force yata nila to na maging DK mid. Pagka ganyan ginawa mo, tapos may panggo ka. Ano ba ban mo? Isa lang yung ban mo eh. Ban mo na yung pang-counter kay panggo, like Pac or Ember siguro agad. Kasi, Team Spirit kalaban mo eh. Tapos si Larl pa yan. Kung panggo yung matchup mo, pipigyan ka niya ng Ember or Pac eh. Yun yung mga main hero eh. Yung Dazzle, isa sa mga main hero sana ni Larl. Okay. Kaso pag Pango, ayaw mo yun eh. Ayaw mong mag-Dazzle. Okay din si Collapse mag-DK. Nagko-Collapse DK talaga yan. So, pili ko mag-aban sila dito ng Lion? Saka Naga? Pwede nilang tanggalan ng kahit papano booster ba yung Pango. O, yung Magnus? Yung Magnus. Tanggal na eh. Tinanggal na ng game. Tanggal na, no? Ay, yung mga magpapalakas ba na support? Like, sila yung may mga Keeper? Sila yung may mga CM, siguro gano'n. Kasi nakabit ba tayo sa int? Umabit ba tayo sa int? Hindi meron, tayo, no? Ay, wala nata tayong int. Wala nga tayong int. Okay lang yan. Hayaan mo na sila mag-pick ng mga int-int dyan. Tama ba? Wala tayong bet doon? Wala. Alam ko wala. Ano lang meron? Nalakan nata tayo noon, oo. Nalakan. Alam ko ito, sure. Nabitan natin ito, yung first pick. Under. Yung under, tinayaan mo. Tapos, under 39. Naka 1K ka pa rin sa may gaming, ha? Match winner. Ha? Huwag ka magalala. Hindi natin nataya yun. Hindi, nataya mo yun. Nataya ba yun? Sabi mo kanina, 1K. Hindi natin nataya yun eh. Nalakan ba? Ayaw nga, nalakan na nata. Ay, kung hindi nataya, baka pwede habol mamaya. Pag-check ako, nataya ba natin yun, yung 1K sa gaming? Kaya sabihin ko sana sa'yo yung good news eh. 3-0, 100% na yung pangolier ni Queen eh. Ang ganda ng ban. Strike. Kung mag-offline DK nga sila rito. Naantok pa si Mira. Mag-o-offline DK nga sila rito. Hindi, yan eh. Kukontrahin nila yung Pango dyan.
Nag-rebuild din ng pango, hindi naman ata sila nagpapango talaga si Ace. Eh. Mm-hmm. Ang labong mangyari nun eh. Kung gaming gladiator, nakita mo nag-pick ng pango, queen hero na yan. Alam mo na yan. Ano pa ba nila isa? Naga? Void? Sa ngayon, okay pa yung Naga since pwede mo pang counterin ng support eh. O, then, ban mo na lang yung MK. Counter sa lane mo ulit, sa DK ka. Mm-hmm. Taka lang ha, kaya mo na ang banana bread. Nag-iisip yan kung tatanggalin mm-hmm. yung Alke, tingin ko. Alchemist? Oo, nag-iisip yan kung tatanggalin yung Alke. Kasi decent din naman yun eh. Kung DK lang kalin mo as Alke ka, makunat ka rin. Magpa-farman lang kayo. Kumbaga kung may pressure pa sa'yo, mga level 6 pa si DK dapat. Yeah, kaya mo na ako. Kaya pinag-iisipan nila, medyo galit yung mukha ni Miposke. Ko pa eh. Miposke. Lion talaga, ban mo na yung Lion. Dahil sinasabi niyan, ban natin yung Alke, yun lang nilalaro nung carry nila. Lion, ban mo! Ouch! Phoenix. Okay! Bakit Phoenix? Nag-wiber mo sila? Hindi, pampunit kay DK kasi yan eh. Mm-hmm. Pampunit din siya kay DK. Decent siyang kalay ni DK din, kahit sa laning phase ba. Uh-huh. Kahit i-pipe mo lang kasi si Phoenix. Okay. May liksida doon. Si Celery. Mm-hmm. May si Celery doon. Pero enigma talaga to. Nararamdaman ko. Gaming. GG. I-high pick ba ba? Ang tanong kung i-high pick mo dyan. Depende sa ban eh. Like kunyari kung nagban ng Rubik, alam mo nang kasunod na rebat nun eh. Na, magban ng Rubik yan. Tapos doon na. Enigma. Int ba yun? Si Enigma? Universal yun. Bahal dyan. Kabakaan ako. Void! Pwede mo i-ban kasi first pick nga rin yung kalaban niya. Lion! Oh, armor mo ka na. Lion na yan. Magic dealer, tapos nag-dread rain, no? Antay yan, no? Di ba? DK. Naman. Maganda ba dyan? Di, walang pakialam sa mga ibipick nung ano, kalaban mo. Hindi, ito, kung ikaw na yung spirit dito, parang mapapa, ano ka na lang, standard pick, eh, mga CMCM. Hindi, mapapaano yata them? Wala yung mga bench pull eh. Hoodwink pwede rin, decent. Grimstroke? Mm-hmm. Paborito ni Big Boss ka? Dalawang int na sayo. Nga. Close kanina eh. Ano ba kinasasama nila dyan? Ayan, no combo. Yan na mismo. Yung pinapospor nila. Si ano gumagamit niyan si Mira? Hindi na. Nung last? Nag-boss siya si Inkore sila niyan eh. Void yung kasama ito. Void yung kasama. Nag-boss ka sila niyan. Extreme galaban. Ito nga yun. Ito. Yan. Check. Double check natin. Ayun, Lion kasi kasama. Sa post 5 nga yan. Grimstroke 5 ka nga niyan. Grabe, usapan Grimstroke 5 ka niyan. Hoodwink ka na jam. Or... Boss 4. Yung NP ha, open din ha. Tayo ni kaya. May ay, Tekis. Tuwing kailan ba pipik ng Tekis? Parang anong plano nyo with this hero? Ako naniniwala ako na every time may pangulir, maganda mag-Tekis eh. Mm. Lalo kung plano mo siyang laruin ng napayaman yung Tekis mo. Kahit hindi aganimski mo. Shard lang. Di ba? Yung sa Tekis. Yung Taser, mamamatay sa'yo yan. Kunyari, nakaganimski ka. Parang may ano yun eh. Parang merong parang Blade Bale. Blade Bane. Parang ganun yung concept. Pero, oy, third pick, Sven. Teka lang. Ay, ngayon na lumalabas to Sven, okay, no? Okay, nag-Sven sila last time. Para kasing inisip nila, since naban din yung Slark, ito na yung mga next decent kalay ni DK. Hindi ba nakakatakot to? Kasi nga, Taser, problema nila? Medyo nakakatakot. Kaso kung yung paman lang basalin, okay lang kayo dyan eh. Since kahit mataas yung armor ni Sven, kung may clip ka naman, nababawas-bawasan mo pa rin siya sa lane. Tsaka strength. Dapat talaga pag DK kalin mo. Oh. Grabe alam nga alo? Kayong dalawa. Alo nose? Ako naman. Decent yan. Decent magkasama sa lane yan ha. Alo nose. Sinasabi ko na sa inyo. Gagi. Sakto. Pagka-pick nung dalawa support. Ano pa? Wala na mag-rubik dyan. Ano kailangan mo ngayon dyan? Pipick ka ng carry or kaya mid or off lane na may counter sa Enigma kahit pa paano. Hindi mo na kailangan gawin kung... Parang medyo obvious na pwedeng 5 eh. Kaso, ang nakakainis kasi sa okay, pattern five, ng pick ng Enigma, pwede pang i-pull. Makasal mo. Hindi, tsaka pwede pang i-4 eh. Ay, pwede pang i-3 eh. May last pick pa sila eh. So, si ano yan? May push. Si ano yan? Celery. Celery yan. Pick yan ng... No choice ka dyan. Ember ka na lang ata dito or pack eh. Naga. Pwede. Pwede. Pick siya ng Naga. Gusto mo ba yun ng may Sven? Bakit din pala may Lion, no? Oo, may Lion pa. Sven Lion yung kalaban mo. Sige. Medusa na. May layong ka rin kalaban eh. Ayaw mo nun. Okay lang. Okay lang. Nakikita ko yan dati pinangka-counter pagka nakabukos ka na kahit mag-black hole. Yung mamamatay siya. Mamamatay siya sa soldier.
Sa amin sinasabi, mas marunong pa kayo. Alam ka naman, tamihimik kami rito. Tanga rin talaga yung pangalan na dyan eh. Oh. John Pugs. Lagay yung pangalan mo. Lagay yung pangalan mo. Tigil mo na talaga yung kakaisip eh. Napamali pa ang purpose, nilagay nyo kaming caster, pati analyst dito. Gusto na wala kami sasabihin. Alam ka naman, di namin sabihin. Tanya, pagbigyan natin siya. Mga 10 seconds lang. 10 seconds. Okay. Pagbigyan natin siya, 10 seconds lang. Okay, wala kami sasabihin. Yan. Yan, walang nangyari, diba? Nagbigyan ka na, ha? Oh, walang nangyari, diba? Mahimik na kami, ha? Mahimik kami, 10 seconds, ha? Yun, nadamay pa nga yung ibang dyan. Wala na. Napakomment tuloy sila. Pasensya na po. Iisang dyan lang po ang natutukoy. Commentator nga, oh. Kailangan namin mag-comment. Yan. Grabe ka sa mga dyan. Caps lock ba yung pangalan nyo? Oo nga pala. John Jefferson, marami. Sorry, marami pala yung mga dyan, no? Kanina minakita ko, may nag-comment eh. Boss, lahat ba nung dyan, damay? JR siya eh. Baka mamaya, mga dyan yun. Din yun eh. No? Sorry. Yun lang, yung dyan Pugs yung pangalan. Pag ganun yung pangalan nyo, yun, pwede ka nang talagang hito mo yung pag-iisip mo. Ganda nung pinalilalo. Tinanggal yung Don Breaker. Yan. Ayo, pinakakaan. Ah. Pero di ba't maganda sa kanila yata yung Don Breaker na yan? Kung sila yung kumuha niyan, parang Enigma counter din yan eh. Tapos mag-meet kayo na ano lang, no? Na DK? DK, ano na yan? Plano niyan, DK offline na yan, lo. Ay, hindi kaya mid MK pa nga to? Kaya nagbaban sila ng carry? For Gaming Gladiator, oh, yun ang iniisip nila. MK mid to? Against Spangolier? May idea siguro sila. May idea sila, no? Oo, na ganun. Kasi walang reason para ibang mo. Pero last time, nag-carry kasi si ano yan, Yatoro MK eh. Kaya nga. Yung super late game. Mm-mm. Si Denata, kasi di ba ikaw nag-gas nun? Di ba ikaw ang nag-gas nun yung sobrang tagal din? Basta matagal. Ito nga lang nakakapanibago. Dito na magpo-proc, tingin ko. Over na to. Uy, thank you po. 10 stars. John din siya, John. Salamat, John. John din. Salamat, John. John. Yeah. Number one fan ko daw siya since the auto one. Okay. Salamat, John. Thank you sa suporta. Thank you. Nag-wager na ba tayo ngayon? Hindi ko napansin, guys. Bahala sila dyan. Nag-wager na. Bahala na kayo dyan. Then, lumabas kanina. Lumabas na pala eh. Oh, mamaya na ulit. Tama na. Ito na, last pick. Oh, last pick. Team Spirit. Ember kanina to. Tingin ko, Ember lang yan. Larl. Or kung gusto nila na parang medyo sa gasapak. Beastmaster, okay, di gamid. Pang-cancel lang. Sabi mo, pang-cancel lang lang ako eh. Oh. Tapos, decent counter pa siya kay Ismin. Oo. Oh. Naroroon mo rin si Ismin or mabuburo mo. Tama. So, mali ang prediction din dito ng Gaming Gladiator. Dalawang carry ang bina nila. Oh, na micro. Offline pala. DK mid pa rin talaga sila. Hindi, lamang din kasi si DK dyan eh. Na yan. Naririnig po namin kayo dyan direct. Pa-mute na lang po ako ng inyong ano dyan, mic dyan. Hindi, nagpropromote ata si Derek. Naririnig po namin kayo. Yeah. Thank you. Salamat po. Last pick naman ng GG. Ano? Si High Blood. It's either offlane to or kung gusto nila na hindi na pala pwede talaga Enigma offlane kasi MK carry, no? Wala na, alam mo yung MK carry. Ano na. Piling ko nga dapat sila na lang yan. Piling ko dapat sila yung Beastmaster. Naagawan pa sila, yo. Wala ka nga yung offlane. Papapatayid ka na lang yata dyan. Hindi ka rin pwede mag-brood. Eldin Ace? Against Monkey King? Hindi, okay lang kasi malakas kasama niya. May Lion siya eh. Mm-mm. Yung LD Lion na nakita natin to one time, di ba? Yung nauna lang yung bear, so may bigla kang i-impale ka ng dulo. Mm-hmm. And solid din. Pwede rin mapaalis sa Wukong's Command kung sakasakaling nasa dulo tapos masabi churor mo. Mm-hmm. So, maybe... Mukhang goods eh, na mukhang hindi kasi may BM kang kalaban eh. Parang mamamatay yung bear dito ah. Oo nga eh. Parang... Kumusta ba yung lane ng BM? Sven, ano? Sven Tekis? Pre-lane yun. Ay, Sven Enigma. Pre-lane yun si BM. BM Tekis yun eh. Tekis ni Mira. Hindi, Enigma yun. Enigma. Hindi, kalaban nila. Sven Enigma, tapos BM Tekis yung kalane nila. Pre-lane yun. O sige, Gaming Gladiator ako. Spirit! Gaming Gladiator ako. Spirit din ako dyan. Maganda tong last week, BM. Mali kayo! Maganda tong last week. Kanina ka pa mali! Game 1.
Nostra pa lang. Tinatama ko lang kayo. Okay, sorry. Ganun ginagawa ko. Tignan natin. Ha? Dito na natin mapapatunayan. First game ng second series, guys. Let's go! Kayo mag-alala. Game 3 naman to eh. The TI-12 rematch. Matik yan. That's long game. Wag mo naman ni Jinx. Good luck. Okay, okay. Uy, anong taya mo dito, Bosque po? Saan? Dito, series natin. Spirit, nakaparlay na ako. Binili ko na sa'yo yung parlay ko ah. 1.5. Okay, good luck, guys, sa inyong mga prediction dyan. Salamat din kay Dos J sa iyong pa-stars dyan. Hello sa mga tropa natin sa Facebook, YouTube at Twitch. Meron po tayong WXC points na iniipon dito, available sa YouTube at Twitch. Kaya naman tutuklan din po kayo. Also help us by sharing our live stream. Maraming salamat po. Game 1 ng best of 3 series natin sa tapatan ng Team Spirit at GG. Magsisimula na. Good luck, Basalo at Baskimo. Ito na nga, mga sir. So, Gaming Gladiator na nga po ito. Versus Team Spirit. Parang nanonood agad tayo ng finals sa design nito. Ah, okay. Ganun yung rematch? Pinakita na sa inyo. Ito na yung magiging finals natin, no? Dito sa Betboom Dacha. Pero, tignan natin. Kasi, kung titignan natin yung mga recent talaga na laban, masasabi natin Team Spirit yung nakakaangat dito. Pero, base sa stats, normal lang na laro daw to, sabi. Ewan ka, ha? Parang normal series, no pressure, zero pressure. Yun yung sabi kanina ni Mipo. Parang sobrang laki naman din talaga ng kaibahan ni Draicho and Yatoro. Kung titingnan naman natin. Carry dip yan? Ako naniniwala ako doon, yung carry dip na yan. So, yun na nga, guys. Ito na ang makbakan natin. Game 1 ng Team Spirit versus dito sa may Gaming Gladiator, the rematch of the TI-12 Finals. Makakabawi ba yung Gaming Gladiator or talagang Team Spirit? I-own nila yung team yan, na ito. Pinasok na agad. Nakala ko, baka pagpasok natin, biglang may patay. Kaya nga eh. And ito na nga, Celery sa kanyang Enigma. Kahapon pa nag-i-spam ng Enigma to. Sa pop game pa lang. No? May panalo, may talo. Meron din siyang blame. Meron din siyang blame. Kaya, abangan natin kung anong Enigma ni Celery ang lalabas dito. Ha? Kung gagana ba o hindi. Kasi syempre, yung mga pinanaktis mo nga ng solo sa Pabian, syempre, for ano yun eh, parang reflexes mo ba dun sa hero, yun naman yung mga purpose yan. Kaya pag nakikita mong yung isang pro player, ini-spam na ini-spam yung gandong hero, ibig sabihin, minamaximize nila yung potential ng hero na yun para kung gamitin nga naman natin ng tournament, ready na tayo. Naka-form tayo. And again, shoutout sa lahat ng nanonood sa inyo dyan, Facebook, YouTube, pati na rin sa Twitch. I-share nyo na yung live stream natin dahil napakainit nga po ng ating bakbakan ngayong hapon. Second series pa lang po ito. Apat na series tayo ngayong araw. And lahat yan mapapanood nyo dito, mga sir. Inis pa makagad yung try. Yung bait! Yung sinasabi ko sa iyo, carry deep, binate ba naman ng Borlang? Ayan na, hinahaway na siya nung Agribird. Carry deep, guys! Okay na! Team Spirit! First Blood, makakukuha po nila! And that First Blood, syempre, brought to us by 1xBet. Take advantage of 1xBet bonus. Get up to 6,000 pesos. Welcome bonus! Pag nag-register kayo, no, using our code, Kuya Nick. Guys! Namatay pa, pati si Queen. Pati si Queen, namatay din po sa may middle lane. Hindi ko alam, guys! Mukhang na, ano yun, na, Grimstroke DK. Kumuha ng rune eh. Ano ba naman? Oh, wala na! Isang din na, isang last hit! Apat na... Tuto! Tapos na, guys! DK ng Eastern Europe! Okay na! Wala, teka, huminga pa! Tatlo, deny! Ito lang pala dapat gawin kay Queen eh. Dinayan mo sa akin. Nakita natin ito, Chief Armel versus ano, di ba? Panko, DK! Lamang din talaga si DK, no? Kaya nga eh, ewan ko din. Bakit naman kasi nakita na nila DK, first pick, panko sila pa rin eh. Uy, nakita niyang may ward. Paso celery, pulahan na rin dito. Yes, sinasabi ko sa inyo. Blinasop siya, blinasop din ko siya, lo. Naka-blasop level 1 yun eh. Okay na. Ito yung pre-hit. Ito yung nasabi ko siya yung pre-lane. Oh, instant pa. Ito ata yun. Napakalupit ni Draicho, hinabol yung ano eh. Alaga, mista na siya eh, no? Namigay, namigay ng 300 eh. True. Ang masakit dyan, kasi si Tekis yung nakakuha, eh, pwedeng naka-bracer yan. Hindi natin alam kung ano nagdag sa item yan. Magka-bracer yan, tapos na yung lane yan. Wala na, parang pre-hit na kayo lagi niyan, tapos magiging arrogant, nagre-regen. Sino ba yung nakita natin ganun? Yung nasa lane din naka-first blood, naka-dalawang bracer ata, no? Oo, sino na, Ben?
Kakapanood lang natin yun. Last, parang mga first day or second day yun eh. Nung mga uso pa si TX agad eh. Ayan, no? May parang pa-replay pa yung ano natin, ha? Clean feed natin. Pero okay na, guys! Alam nyo na ang molding kasunod nito. Pero maganda naman yung lane naman ni Ace doon sa may top lane din. Malakas din yun, di ba? Medyo clear lane din. Ayan. Against Maki King, medyo mahihirapan niya rin yata si Yatoro dito. Tingnan natin kung magagawa nila ng paraan yan. Yatoro yan eh. Sabagay, Yatoro pa rin. Yatoro no? Yan eh. There's a G in his name eh. Oo nga eh. Yatoro G. Pare-parehas naman to. Parang laban-laban naman yan. Talaga lang masakit lang din yung mga factor nga na medyo nagbibigay ka ng mga pre-kill. Hindi, one yung inuna niya, no? Kumand yun dumating kay TX eh. Hindi, mag-i-spam din kasi talaga to. Stun, saka itong mga idolons, no? May third skill pa yan. So, Celery, naka-open naman yung camp nila. Yun naman maganda rito sa may bottom lane. So, pwede talaga siyang mag-pull ng mag-pull na ganyan. Bumaba ng bumaba yung kanilang creep wave. Saka sa stream ko lang yung sinasabi to, maganda kasing pinupull mo talaga ng 2. Dahil pwedeng maipon yung creeps mo afterward, pakuha kayo ng Lotus. Magsasabay-sabay ba? Yan, no? Nasakto yan. Pero mo, yun yung isang creep wave nila, padating na. O, dalawa yung option ng kalaban. It's either lulure mo malapit sa tower mo or gi-give up mo yung Lotus. Give up mo na yung Lotus ba dyan? No choice ka na eh. Pero sa may gitna, guys, 13-9, DK. Grabe naman ito yung si Larl. 9 last hit pa lang po. Itong si Queen. Okay na to. Nakita na natin to eh. Keep Armel Queen eh. Ay, nakatodo right click na lang sa'yo. Yun o. Double bracer ulit to, no? Sana po, next game po, babanda po yung DK. Parang lagi po may DK game sa ano natin. Hindi yata pwedeng binibigay kasi sa Eastern Europe to eh. Kanina din, no? Betboom. First pick DK. Oo. Ang ganda naman talaga kung na-flex mo kasi. Kung yung mid player mo, pati offlaner mo, malakas mag-DK, pick mo na lang. Okay, sabi, Fernando Gladiators daw, pababugbog lang sa umpisa. Yun ang mga gusto ko naririnig. Something positive, no? Tama. Ayun, oh, binugbog na. Si Queen. Pero nakakahabol-habol naman siya, kahit pa paano. Basta at least may lasit lang din siya. Huwag lang talaga siya matotally baon ng CS, no? Ito si Atora, nahihirapan. Nadali na siya dito ng bear. Last pick bear yan, eh. No, last pick bear. Dalawa nga, ano, bear pwedeng brood mother din, no? Hindi, pag brood mahirap. Pag brood mahirap lang pag MP ka lang yun. Ah, sabagay. Uy, pero sumala yung skill dun eh, may push ka. Oo, yun niya Toro, mapapa-out lang naman. Kaso, hindi na naman siya makakalasit dito, guys. Full creep wave yung hindi niya nalalasit doon. And Mira, kukuha pa siya rito. Naku, sa walang makukuha ang water rune dun si ano? Si Queen? Oo. Wala. Aamoy na lang muna siya. Pwede umuwi. Pag Beastmaster ka dito, pwede ka rin mag... Pwede ka rin talagang sobrang mag-booster strat kung sakasakali, no? Yung mga naka-Domi Bloods ka lang din, or Domi BKB. Mapapa-BKB ka nga ata talaga. 5 minutes. Inaaras nila si... Lumalakas na yung lane nila rito. Hindi, nabawasan nila eh. Hindi pa nakapag-regen dahil helm yung binili ni Beastmaster, ano eh. Oo. Pero Drycho, mabablast off siya. Nabababoy siya! Ito na ba yun? Binababoy na nga po siya rito, guys. Uy, courier. Hindi mano normal. Uy, tamama yung access din dito na ito si Collapse. Akala ko, lalapitan pa ni... Pwede pa ulit. Mag-aabol pa ulit sila rito. Tingnan natin, Drycho. Sakit. Ini-ease pa man ng ganito lang. Pinapatay pa ka mo, pati mga idolons nila. Nagiging farm nga lang po. Wala pa namang namamatay sa mga lanes after nung first bloodan. Aha. Medyo chill. And si Yatoro naman dito, going for threads lang. Talagang umaamoy lang siya ng creeps, guys. Teka, may TV sa mga Tofu. Tingnan natin, blast off palayo. Ito techies, guys. Makakapag-out. Napahiya sila dito. Binablock pa. Nung alaga na ito si Collapse, yung Lion, kaya hindi makakaabot ng stun niyan, napahiya nga yung Lion doon. Tsaka kahit pa paano, okay yan dahil mawala yung threat kay Yatoro, alo eh. Oo. Oh, oh. Kanina pa nga natin nakikita nga na umaamoy lang siya ng creeps. Umaamoy lang ng creeps, guys eh. Hindi maka-normal eh. Pero taka, Tofu, Lion nandito pa rin ha? Iikot pa rin, natamaan niya rito ng stun at si Mira. Pwede mamatay? Patay na yan. Eh, mamamatay nga siya doon. So, binalikan siya ni Tofu. Nakakuha pa rin ng kill. Nakala natin okay na eh. Kaso yung gitna! Pero si Queen, bigla nag-rotate dito. Oh, Grimstroke! Ang ganda naman ng ikot ni Queen doon. Dito mama yung mga skills. Nabaliw din yung DK eh. Dito nung may push ka,
Nagkaikutan dun sa punuan. True. Eh, ito na nga lang. Mukhang kailangan madepensahan ni Quintong mid lane nila. Naku, sumabay pa. Hindi pa siya nag-6 talaga namang malas. Naka-normal pa yung dragon, no? 2-3. Pero, oh, meanwhile, diracho! Naiwan sa may bottom lane. Easy-easy lang. Wala. Yaman pa rin ito ni Beastmaster, no? Oo nga. Maaga-aga to. Aaga yung Dominion. Aga ng Dominion. And, nakaabang na rito, guys, si Miposhka. Tignan natin, Inkswell. 3-3. Oh, siya pa yung nakakuha. Nakuha pa rin ni Miposhka yan! And delikado pa yung layon dito. Makikipagsuntukan siya rito. Makakala niya, takot si Miposhka. Papasok sa may punuan. Inahanap. Hindi na matatagpuan. And kumulong na rin si Quinn. Ayan yung maganda kukulungan nila rito. Ito si Collapse. Si Collapse na matadali dito, guys. With the first rotation, ito si Quinn. Nakakuha sila ng kill. At saka kahit pa paano, kailangan ma-prevent nila talaga yung pag-snowball ni BM eh. Hindi pwedeng mayaman to eh. Nakita natin to eh. Na pag may BM, dito ma-atake talaga eh. Kalaban eh. Parang priority ng mid madepensahan yung carry lane niya. So at least madedelay nila kahit pa paano. Pero for sure, may trade yan kasi tingnan mo yung DK. Ayun na nga. Doon buwabasag sa may middle lane. One port na lang po yung buhay dito ng tower. Bawal lang iwanan ulit. Or else, basag yan. Ito nga pala rin yung nangyari, ginawa ni Armin. Ginang umalis din yung ano sa kanya, no? Pango. Pango? Tapos basag agad yung... Rune. Ay, match na match lang yung live ads natin, no? Yun, sinuwerte si Quinn sa rune dito. Lagi naman swerte to, eh, no? Kaso may stun siya. May inkswell din yan. Double may silence. Siya, eh. And may shield. Tingnan natin, papalagpa yata. Wala nga lang gulong. Wala nga lang gulong. 20 seconds pa. Hindi nila kaya. Masyado makunat ang dragon. Okay na yun. Hindi, at least tinakot lang ba? Tama. Tinakot lang ba? Pero si Trycho. Tinatakot na rin. Tinatakot na rin dito ni Collapse. Nandiyan si Yadoro. Maghahabol sila. Naku, na-normal lang baboy. And then, boundless strike by Yadoro. Tinamahan ang stun. Naputol yung puno. Ay, naipit siya. Pero, malalaban pa rin yata ito. Level 5 pa lang ito, Celery. Wala pang black hole ito, mga sir. Si Collapse, nandiyan na rin. Ay, gugulungan na naman. Pero nakapag-roar pa ito si Collapse. Okay, maabutan pa rin nga yata. And sumobrang na sa tapang itong Team Spirit at nabigyan na nga po doon. Itong si Collapse. Meanwhile, on the top lane, untouchable pa rin. Yung Lone Druid. Pero mukhang bibigyan na rin yata nila. Alam nila na marami yung nag-rotate dito sa may bottom lane. Hey, cameraman! Sinabi ko na sa iyo. Na-late. Ayun, si Ace, nabigyan din po. So, nagkaroon ng trade. Medyo delay lang. Pero, napatay pa rin nila si Ace. And then, tsaka at least na-deny nila yun, yung tower dito sa gitna. Oh, pwede na rin. Medyo sulit na rin. So, 3-3 score natin. Both offlaners tumumba na with the rotation ng mga support. Ang tanong dito kung anong i-item ni Lurl. Eh. Kasi kung good naman yung mage layer, marami namang magic talaga rin tong OG, ay GG. Kasi di ba niya kailangan din mag-crush dagger dito, no? Parang parehas maganda eh. Okay lang mag-crush dagger yata, lalo na meron naman kayong... Follow up eh. Saka... May inkswell, no? Oo, may inkswell. Yung techies, kaya din pumatay. Tapos hindi naman din magda-dagger kagad yung Beastmaster. Pero Lone Druid niya dito ni Ace. Pina-farm lang muna yung kanyang Diffuser Blade. Mga araw-arawi na another atake dito sa may top lane. Yung Bear, delikado na naman. Ace, makapag-ultimate ba to? Pwede nga. Parang ang hirap. Ace-well mo yung techies. Ayan na nga. Nakapag-ulti naman siya. Na-late yung silence dito. Na-protate na. Pero may wukos ka man. Magagamit ba niya Toro? Medyo sinisinok-sinok. Pero makapag-wukos pa rin naman. And Ace, buhay pa rin naman. Nalalaban yung kanyang alaga. And mukhang mamamatay yata ito si Toro, mga sir. And yun na nga, nagulungan siya ni Quinn and killing siya para dito sa may Pangolier ni Quinn. Ramdam natin yung impact, basta Pangolier siya. Trycho maghahabol. Mira yung kanyang aabutan niya dito. Or, siya pa yung matadelegado dahil naka-double damage. Ito si Larn. Ano ba ginagawa mo dyan? Mr. Balancer, Trycho, Derecho, Inidoro, patay! Teka lang, kakatipi niya lang doon, no? Nag-react siya eh, tipi niya. Nakita ko yung... Kakampi niya eh. Iba yung trip eh. Oh, wala doon eh. Malayo eh. Baka hindi pa nakakapag-lunch. Gutom eh. Gustong humabol eh. Papatay eh. Kaya nga. Okay din. Righto. Okay. Medyo nabalance niya bigla doon. Buti sana kung nandun yung mga kampi niya eh. Nagigets ko yung ang tapang niya eh. Tier 1 tower. Diretso eh. Ganun oh. Ispen eh no. Diretso sa Inidoro kasi. Diretso eh.
Wala. Ano yun? Baka nasira yung mouse. Bawal mag-back? Baka nasira yung mouse. Yung talagang naklik na. Naka-tunnel vision na siya dun sa hero. Tapos mag-isa ka na lang. Oh my God! And pati yung bottom lane nila, basag na. Ito yung problema nila. In terms of nila. Objective lamang ang team spirit dito, guys. Parang nasasayang tuloy bigla yung mga backupang gano'n ni Queen, ha? Kuya ako! Sayang mo. Okay na yun, eh. Napatay niyo yung carry ng kalaban. Pre-farm carry mo. Gusto mo yun, eh. Totoo! Tsaka layo ng kakampi talaga. Tinignan ko na sa may minimap, eh. Ano to? Babak na yung kakampi niya. Saan? Matapang pa din. Sa pacing pala. Nag-midslayer! Nag-midslayer si DK. Talagang ayaw rin magpakamatay nito. Problema ngayon nila to. Parang kailangan medyo iwasan mo si DK. Oo, oh, iwasan mo yan. Ano ba nila papatayin to? Teka, meron pa pa. Kaya pa naman. Meron pa naman silang tekis. Ah, defusal. Defusal ni Pango. Defusal ni Pango. Lion. Lion. Pipinger. Huwag naman. No, normal siyempre na mage layer. Agad niya. Tanggal din damage yan. Eh. Ayan na. Mahuli yung mga laga. Hop. Celery. May ultimate to. Pwede. Ayan na. Diretso. Diretso ulit dyan. Godswake. Binigay na. Hop. Nasolve yung double stun. Ayan na. Black hole. Black hole! Ginamit na ka kay Tekis lang daw! Sabay na Bowler Strike Point 3. Pero kaya yata nila patay si Lyle, ha? Stand tumama na. Kumugulong-gulong pa. Ang kunat nung DK, guys. Pero ayun na nga yung finger na sinasabi ko. And Tofu getting that cheer dito kay Lyle. Teamfight ng Gaming Gladiator. Sobrang lakas. Without this Beastmaster na nandun pa sa may bottom lane, eh parang hirap manalo for Team Spirit pa sa ngayon. Lugi sila, ni-numberan din sila. And kahit papano, timing naman ng Gaming Gladiator, ano eh. May defusal na si Pangolier noon. Kung unti-unti nila kayong mapipitas ba, eh mahirap. It's either kayo yung mauna, talagang may ma-burst kayo. Pero mukhang ano na yata. Bloods na yata si ano kanina doon, Beastmaster. Tateka-tekis ha, medyo delikado siya dito. Okay, muntikan lang. Makakapag-out naman, ito si Mira. And Larl, going for Blink Dagger to. Na, kailangan na niya. Kailangan na nilang makauna rin kasi. Mm-hmm. Okay naman yung Mage Lair niya kung sila pa yung sinusugod. Uy, nahuli pa si Tekis! Ayun lang, nadali pa rin si Mira dito in Queen with a dominating streak sa kanyang Pangolier. Sina na yung magpo-push out dito. Ngayon na raw, yung time para to make ng objectives. Sama-sama tower. Sama-sama lang. Ite-take na nga po nila rito habang si Drycho nagpa-farm lang muna sa may bottom lane. Ganun din naman yung ginagawa ng Beastmaster. Nasa may neutral lang. Ina-abuse pa nila to eh. Talagang alam nila yung moment din na hindi pa pwedeng sumama pa yung Beastmaster. Mas maaga yung magiging timing nito si Ace. Then usually kasi na. Pagka Beastmaster ka, yung pattern mo, matatake yung bottom. Tapos na-jungle ka ng konti sa kalaban. Tapos punta ka rin mid. Eh, pasag na rin yung mid. Mid eh. Wala na, wala na pupuntahan. Magiging farm talaga yan. Alam ka naman tumipi ka doon sa may taas. Wala doon yung mga alaga mo. Talagang isang lane lang yung pupuntahan mo dyan eh. Yata rin naman, buo na tong kanyang mile. Yan. Para kahit pa paano siguro makarecover siya. Oo, and also the magic damage, di ba? Eh, parang pangit ka naman kung magka-fury ka dito. Yan din yung pambawi mo talaga sa farm. Then late ka rin eh kung magka-fury ka eh. Bloods nga for collapse. Going for Blink Dagger. Sino bang kausap ko dito nung nakaraan? May naging topic ako dito kay MK eh. Ano yan? Kasi parang goods naman talaga yung Battle Fury. Nag-i-splash din yung mga soldiers mo. Pero di hamak na mas good yung Mael. Kasi pag naging Mjolnir, grabe yung damage mong kuryente. Ang dami. Ay! Nahuli na naman po rito yung... Nabudo na. Tekis, stun, mag-o-connect. Kahit na hindi nagamitan ng gulong pa or God Strength ng Sven, mapapatay talaga nila si Mira. And mukhang magta-try yung Team Spirit dito, guys. Magkukus ka man si Drycho rito. Si Yotoro. Pero na-explosyon siya bigla. Kinabahan siya doon kasi naiupulo niya, nawala eh. Akala nila, iiwanan nila mag-isa. Ito si Drycho. Pero biglang nandun, ito si Queen. Kung sa manyang kahit pa paano, SB naman niya, hindi naman ganun kahirap, no? Eh, no? Sakto lang yung network eh. Okay, dahil din sa rotation na nangyari sa kanila eh. Mm-hmm. Mas mayaman pa nga siya dito sa may Beastmaster eh. Dagger, kompleto na para dito kay Larl. Oop. Swashbuckle. Inaatat. Tinatakot-takot lang. Pero as Team si Spirit, parang kailangan dumating na rin yung time na gamitin na nila si BM eh. Oo. Malakas naman sila kung magdidikit-dikit na sila, especially DK may dagger na rin. Yun nga eh, parang hindi pa talaga nila timing kung nung gera sana sa mababa. Pero
Mahuli dito ni Mac King. Yadora Delegado, mga sir, meron nag-iikot to sa may ano, ha? Nako, natipihan siya sa game. Sa may likod, sa may si Queen pala yun. Outpost. And eto na nga, ang opening for the side of Gaming Gladiator, without this Mac King, yung bottom lane nila, pwedeng i-take na ng Gaming Gladiator. Or worse, may push si Ace, makakuha pa na kill sa may top lane. May push ka, going down as well. Wala pang sagot yung Team Spirit. Nagko-collapse pa. Nagko-collapse pa. Sinasabi ko na sa inyo, Gaming Gladiator to. Nakapasok na nga. Nagpamit ka dito. Gusto ko lang naman. Hindi rin umabot pala. Di ba? Nalakan ka tayo. Nalakan natin. Yung 1J? Nalakan natin tayo. Yung sinasabi ko, puro kwentuhan dyan. Nalakan tayo. Di na taya. Nataya. Sure. Yung 1J. Oh, diba? Oh, diba? Pasok. Sinabi ko na yung 1K. Game 1 eh. Gaming Gladiator eh. Times 3 yan ha. Bayaran nyo yan. Times 3 yan. Times 3 yan. Bayaran nyo yan. Ah, pero ito nakasmoke na yung... Ah, 3K pa lang. 3K pa lang. Nakasmoke na dito alam yung Spirit. Baka gusto na nilang ipakita yung dagger. Mm-hmm. Ang tanong kung may makahuli sila dito. Okay, dagger na yung DK. Ito yung tinatanong mo kanina eh. Kung dagger ba dapat... Ito, uy! May pero may ikuta sila! Up! Nakapag-ultimate pa naman si Ace. Kaso, tatamaan sila ng Inkswell. Hindi kagad pinutok, guys! And, pamamatay pa rin yata. Ito si Ace without... Wala yung kanyang kakampi. And, wukos kuman yung kinamit sa kanya doon. So, 1-for-1. Dire-diretso na to. Diretso malalaban yata. Ay, mamamatay rin si Topo, guys. Sabi sa inyo, Team Spirit pa din eh. Kayo naman. Kailangan lang magsama-sama eh. Kailangan lang magsama-sama. Kaya ka! Diba sa magamit nila si BM dito? Kahit ba? Paano, may counter-initiate kasi sila. Kita mo naman, once ma-wukong skuman ka, maroror ka pa doon. Pwede hindi ka gumalaw eh. Ang daming stun nito. Blast off, Inkswell. Carry dip nga, diba? Carry dip nga eh. Sabi nga sa inyo, Team Spirit niya ito. Ayan na, naka-open na nga po yung match winner natin. Kanina na ba kayo dito? Gaming Gladiator or Team Spirit? Tayaan nyo na. Ha? Tayaan nyo na yun yung mga... points dyan. WXC points. Yeah. Level pa lang nakuha nung DK doon. No? Tignan mo. Bigla siya nag-13. Naka-kulay green na dragon ka pa lang. Uh-huh. Dalawang level yung ginamp niya dahil sa isang team fight na yun. Teka, bilangin ko na lahat-lahat. Ano, bilangin ko na yung team fight. Kasi kapag kaganti yung pacing, dikit to eh. No? So, next timing nito, Roshan or late game. Ito, nakasmoke naman yung Gaming Gladiator. Saan sila patungo rito, guys? Winawarningan sila ng mga bomba-bomba. Whoop! Wala, makikita yung ano nila. Yung galaw, no? Yung galaw nila. Meron naman sila mga idolons. Yun yung panguna nila. Para sa mga bomba. Kaso alam kung nasaan sila nakalagay, no? Kaya pag sumabog dun yung mga bomba, kahit pa paano may sign yun. Naririnig mo kasi yung in-game, eh. Mm-hmm. Pero bottom lane talaga yung magiging target dito ngayon na Gaming Gladiator. Mukhang BKB naman na si Drycho. Papunta na yung kanyang recipe dyan. Maganda rin kasi na i-open nila sa ngayon. Especially palabas yung 20 minutes yung Roshan pupunta ayun sa baba. Di ba? Uh-huh. O, ang tanong, may smoke pa ba kayo? Kanina pa kayo smoke ng smoke, ah. Eh, mukhang hinahanap-hanap nila dito talaga yung mga bomba-bomba eh. Hindi pa rin sila palaban ngayon. Ace, mukhang nakikita niya... Pwede talaga siyang madali pa. Magpapalim pa din yan. Uh-huh. Ano naman, ito naman maganda sa lineup ng gaming eh. Parang kahit mag-endgame, malalakas itong mga hero nila. Lone Druid, Esbane, Pangolier, no? Nag-wide na sila. Don't tell me, ito pa kukuha ng Roshan, ha? No? Nagsiset up na rin dito yung Spirit. Yaman ni Larl, no? Jedem na siya, oh. Okay. Pamanta style. Yung DK dito. Sila pa mag-Roshan? Beastmaster ka eh. Parang kaya mong gawin. Nag-scan na po sila rito. Eh, nag-smoke yung Gaming Gladiator. Sven lang yung nagpapakita. Ngayon, sa side ng gaming. May dagger ba si Celery? Wala pa, no? Naka-bloods ata siya eh. Wow, naka-bloods siya. Wala pa to. Eh, niikot yung Team Spirit. Nag-smoke na rin po sila. Nag-fake Roshan lang. Ito na. Magkakaroon na tayo ng bakbakan dito. Sisilipin. Sisilipin ng Sven. Pero Ace, yung kanyang alaga, nais pa takagad si Miro dito na normal nila. Defusable gagamitin. Pwede ba nila i-burst down yung alaga rito na ito si Ace? O natatakot sila dyan? Ay, mauna ka sila dito, GK. Jumping in. Dito kagad. Kay Drycho. Kalahati na buhay. Hindi na BKB.
Ayun na! Ginamit niya na! Nagalit na! Maglalaban! Pero Roar, ginamit na! Ay, Black Hole! Sa may dalawa! Walang bibigil dyan! Mamamatay yung DK pati si Collapse! And double kill para dito kay Ace. Next target will be si Miposhka. Miposhka going down as well. Apat yung patay! Bait lang ni Diracho pala yun. Kaya hindi yung BKB. Binate na agad! Nagtaka lang ako, parang napabalik ba nung Barry yung MK? Nawala yung Wukong's command nila eh. Hindi ko rin alam eh. Nawala eh. Hindi ko nakita eh. Tinitignan ko lang yung Isbin dun eh. Kasi mamaya makikita natin sa instant replay yan. Pero Aegis of the Immortal. Ito yung sinasabi mong timing lagi timing! Na gaming lang dito. Timing yan! 20 minutes makakuha ng Roshan sa mayroon pangalat. Oh! And Aegis, yan na nga kay Queen nila ibinigay. And yung Bear dito, may relic ha? Ayan ah, sa replay. So, uunahin nila to si Mira. Bumahol strike na kagad. Tingnan nyo yung kay si Yatoro, ha? Maganda na yung dito na yun, eh. Akala ko yun, eh. No, focus command. Ayun nga, Savage si Roar! Hindi, pati yung Roar, hindi tuloy na tuloy. Maroror din dapat, oo, eh. Oo, Savage Roar, guys! Coming from Ace! Natulak pa silang lahat dahil dun sa Roar. Ang ganda naman ni Savage Roar ni Ace dun. Sinasabi natin pwede mangyari nga talaga pag tinulo mo talaga yung sarili mo sa Wukong's command. At saka sobrang nakinabang si Ace dahil kahit pa paano siya nakuha lahat ng kill eh. Na triple kill niya to eh. Uh-huh. And Radiance na, kompleto na doon sa may bear. Maganda din yan, talagang parang may threat kayo doon sa bear tapos nabimismiss pa kayo, no? Oo. Wala sila masyado pong patay sa bear eh. Iniisip ko kanina kung kaya ba nung DK pati BM yun eh. So, Celery, hindi siya magdadagger dito. Nag-shard, and then... Team item lang. O, nakuha niya yung... nakuha niya pala. Siya lang pala mayroong shard dito. So, nakuha niya yung mentor. Team item lang, drums. Next niyang item. Si Collapse ka, nagbago na ng item dito. Hindi niya tinuloy yung Domi to Alo. Talagang recta BKB na rin. BKB. Niisip niya rin siguro yung disable, especially kung ganito yung makalaban mo. May mga layon-layon inigma kasi. Oo, kailangan mo talaga ng BKB rito. Yan niya, Toro. Yung BKB rin niya, kailangan niyang igapang to. Nag-diffusal blade kasi muna siya eh. Nakikita mo naman din kasi yung epekto sa kanya talaga nung sobrang daming disable. Ang hirap lumapit. Ang hirap magkukong's command. Pag tumalo ka sa gitna, may kalalagyan ka. For sure, madi-disable ka lang. Mm-hmm. And eto na, top lane. Binabasag na dito ng Gaming Gladiator. Ito na naman yung kanilang timing. 20 minutes timing. May Aegis, tas sakto na yung item nung lahat. Nagpapantay, nagdidikit-dikit na yung item nung mga core eh. Aha. Uh-huh. And babasag yung Gaming Gladiator dito. Tier 2 tower naman yun on the middle lane. Meron pang tier 1 sa may baba. Pero ang tanong, aakit na ba sila? Parang pwede naman. Or kahit pa paano, force back mo ba yung kalaban? Kasi ang ganda ng position nila eh. No? Oo, ang ganda ng position naman nila eh. Nakakaalis pa rin yung... nakakawala pa rin. Nakakapag-farm pa rin naman itong Team Spirit. Nandito pa rin sila sa may bottom lane. Ito, ginagapang yung BKB kasi. Mm-hmm. Yung mga alaga rito, itong si Collapse, ang pumupush sa may tier 2 tower. Pero iaangat na nga ng Gaming Gladiator to. Kailangan ilaban ng Team Spirit yata to. Gunstrike, ginamit na dito ni Drycho. And yung kalina tower, Delegado. Pero the blast off coming from Tech is Mira. Protecting yung kanilang tower. Nagamit na rin yung fortify dito ng Team Spirit. Magbabak o go-go. May BKB. Nakagadstrang ka na rin eh. Parang pang kumita na to. And eto na nga, tatalo na nga. And Raichu binasag na. May wala Black Dragon din. Walang Dragon. Wala na yung Dragon. And Raichu, wala sa kanya yung Age of the Immortal. Kaya medyo nag-iingat din po siya. Baka nagtataka kayo, ba't ayaw niya pumalo? Oh, yeah. Mawala na yung gunstrength. Oh, wala, range na. Okay. Mabilis naman sila mabasag. Gagamitin ulit dito, guys. Bear lang yung babasag. Drycho. Mukhang nagpakita na rin kasi makikis sa mababae. Kaya naman magdedire-direcho na talaga sila dito. First rocks down. At saka kasi sakto, nakita mo walang dragon. Oo, pero tatalon ulit si Mira dito. With a soul bind, coming from Mioska. Kaso walang follow-up, guys. Walang roar. And naku po, si Mira Delegado. Yung bear lang yung pumatay sa kanya. And dominating para dito kay Ace, sabay out lang muna. Nang secure lang na isang Rax, ito na talaga yung pinaka-timing ng gaming, alo? Eh ako naman, sinasabi ko na sa inyo. Uy, pero babalik sila rito, si Drycho lang yung pumunta sa may kita. Teka, naka-over tayo ata dito, no? Under 38. Under 38. Yes, under 39. Under 39. Yun lang ata yung pumasok, eh. Ha? Yun lang ata yung naipasok natin. Hindi, saka yung ano, yung peak, first peak. Oo, okay na yun. Match duration na yun, 39. Over or under. Pero yung Maki King, yung BKB niya, kompleto naman na. Baka ito na yun.
Mas may tier 1 tower pa kasi sa may bottom eh. Kaya gusto nila muna i-take down yan. Ayan saka na nga. Tinis na nila eh. Talagang, sige, hintayin na natin to. Yung mga item nila, like si BM, nag-farm din kanina ng BKB. Itong MK, sinabay-sabay na nila. Baka ito. Ito mm-hmm. Dito na sila makabawi. Kung sakasakali man. Pero gaming legitor, ha, iniipit na rin sila sa kanilang ancient. Talagang ina-outsource na sila, sobre, uh-huh. No? Iniipit na sila. Ito na naman yung taas-baba na naman, no? Nagsiswing lang. Oo, nagsiswing lang sila rito. Gatoro, ipo-force pa yata mag-BKB, guys. Tatamaan ang gulong. Hindi pa rin siya mag-BKB rito. Op! Op! May shard kasi ata yung, ano, may shard na ata yung Grimstroke. Uy, perte, atalo na yung shard! Okay, yun, backlines. Namatay si Mira dito, pero inuunaan din yata si Queen sa may backlines. Kaso patay na si Miposhka. And Black Hole sa may dalawa. Sabi wala ng mana. Sinag-jump neto si... Wala ko sa dragon eh. And naku po si Lal. Namatay din. Sinasabi ko na sa inyo. Si Lot Alo was right. Ako naman, gusto ko lang kayong payamanin. Ito na nga. Dediretso na nga sa may gitna itong Gaming Gladiator. Tatlo yung patay sa side ng Team Spirit. Kaya pa ba? Yun ang tanong. Makiking, pati itong Beastmaster. Hindi nila madedep. May buyback naman si Larl. Pwede naman siya mag-buyback dyan kung gugustuhin. Meron pa tier 2 tower on the bottom lane. Teka, kita ba nila to? Parang dito rin sila papunta. Kailangan na umalis ni Collapse. Kita kami dinahanan ni Sven naman ng third tower. Pinapakita na kukunin niya yun. Eh, Yatoro, kinitis lang muna. Ano ng balita, Yatoro? Kinulang sa sustansya ngayon si Yatoro dito sa kanyang Monkey King. Ang hirap pumuhat. Kailangan nila ng maging isang well-executed na yung teamfight nila eh. Hindi na pwede nila ganun. All the time, lumalaban sila na walang dragon yung DK. Oo nga eh. Once na makommit ka na. Tao lang eh, no? Tao lang eh. Talo yun eh. Hindi, nagamit nila kasi kanina dahil akala nila re-recta pa ng mid. Oo. So ano na gagawin ng Team Spirit? Kailangan na ba nila ng wrap-around play dito? Pag hindi nakahold yung Team Spirit dito, tapos na to. So pasok yung under? Pasok yung under, siyempre. Okay. Ako naman, under naman tayo talaga dyan eh. Pag nakahold pa sila dito, pwede pa. Kaya pa nila yan. Hindi lalo rin. Na magkakaroon yung Roshan. Hindi rin magandang sabihin mo na i-dep-dep ng bomba ni Tekis dahil may mga Eidolons pati meron. Okay, yung Eidolons eh. Sven is the new meds talaga ngayon, alo? Sven Slark, no? Oo, daming pinapanalong game eh. Sven Slark is the key? Ganun ba yun? Out na muna yung Luna. Ito mm-hmm. Na, mag-wrap around na sila. Ito na nga eh, kailangan talaga nila ilaban to eh. Kung mananalo man dyan, kahit papano may magiging kay. Bahold nila eh, kung matatalo ka, nice try. Naku! Data loss kompleto na for Sven! Pupunitin na niyan si DJ, ano? Uy. Piniping nila, alam nila sa may triangle. Eh, hindi lalabas yan. Hindi rin kayo nagpapakita. And Team Spirit, makaka-hold pa nga ba sila rito? Draicho, siya yung nangunguna rito. Kompleto yung kanyang item. Celery naman, may dagger na rin. Oop, mm-hmm. Na-break niya yung smoke. I-easy na lang muna. Habang ito na si Draicho, tatuloy niyan! Ayan naman yung teddy bear! Oh my god, bipos ka, delegado na naman po rito. Pinatay lang ng malayuan, pati yung teddy bear lang yung pumatay sa kanya rito. Mega kill for Ace. Without this, may post ka, kakayanin bang i-hold or kailangan niya mag-buyback? Ako, ikaw yung gaming, pwede ka pang, sa totoo lang, pwede ka mag-patience eh. Yung mga pay sa isang ganun, isipin mo na lang, freebie. Aha. Dahil once lumabas yung Roshan, tapos kayo na naman nakakuha, tapos na natato eh. Eh, mukhang ganun na nga. Dahil, eto na nga. 30 seconds, lalabas na yung Roshan. Hindi na ko nagdra-dragon si Lorely. Nadalaan na siya. Game on gaming, di nyo tinaya. Sabi ko na sa inyo, 1K yun. Sayang. Bayaran nyo yun ha, 5K yan, 5K. Times 5 yan eh. Times ano yun, times 3? Hindi naman may para mag-start din, mga 2.4. Ah, 2.4? Sarap nun no? Biglang nalaglak eh, nalakan tayo kanina. Oo nga. Maglak eh. Alam din ni 1xbet, mauubos siya. Marunong din. Kumikilatis din na magaling mag-predict. Ay! Kumikilatis din. So, let's see. Mukha nga naging lalo Roshan, pa Roshan. To. Maghintay ng Roshan po. Ito na nga. Meron na Roshan, guys. So, lumabas na. Ayun na. Piling na limit na po. Let's go, guys. Get it?
And the game. Woohoo! Chakto, may ano pa yan? Isang flag bearer mo lang sa isang lane dyan. Boss, hello! Semi-finals na to. Hindi pa po, guys. Ano pa lang po ito? Start pa lang ng playoffs. Upper bracket, yeah. Round 1 pa lang po ito, guys. Kaka-start lang po ng ating playoffs. Day 1 pa lang po ito kanina. Betboom, 2-0 against Gaming Gladiator, LGD. Nalaglag na nga po sa lower bracket and then proceed sa upper bracket yung Betboom. And then ito naman, yung ating next series. Team Spirit and Gaming Gladiator. Padiretso ka na nito. Wala ka nang hinihintay nito. 2.5 ads umabot ako, sabi ni Chan. Kaleha, sana all. Shoutout sa'yo, boss. Wala, hindi nga tinaya ni Direk si Alo eh. Yun nga sinasabi ko eh. Sabi ko, pagka-open, di ba? Tayaan nyo pati. Wala eh. Puro kwentuhan kasi dun eh. Pati yung intover. Higot ng kape, kwentuhan. Pati yung intover, sinabi natin. Eh, wala eh. Yaman mo na. Hati-hati naman tayo dyan. Ayaw nyo magkapera. Bahala kayo, di ba? Ay, tira na ni Isben! Pero ang sakit ha. Tignan mo yung buhay ni... Stop! Mamamatay si Tracho! Ito na nga! Okay lang. May BKB pa siya. Eh, magdadagger! Black hole! Dagger, black hole! Wala, may BKB ka si Tracho kasi wala siya rito ano ha. God strength! Makaka-hold ba? Easy ba? Kaya ni Bear bumasag. Kaya ni Bear bumasag. Oo, Bear Enigma lang. Okay, Bear bumasag daw. Wala daw ano eh. Uy! Mahuli ata si Queen. Pero nakapag-smash buckle pa ba? Wala na silang mana mga sir. Black hole! Eh, black hole ginamit na rin. Si Lyle. Kaso na-silence nga mga sir. Ang sakit ng smash buckle. Mira going down. And all eyes on Rocks na mga po. Ang Gaming Gladiator dito. Napabuyback na yung Tekis. Wala na naman silang mga bana. Inuubusan sila dito ni Topo. The one Fluffy Unicorn Tofu. Dieback na to. And dieback na nga po yung Tekis. Kakayanin pa ba nung dragon? Taka, maubos muna kayo. Laban muna kayo. Laban! Patayin muna. Spend. Mamamatay din. Uy, pero okay easy na, diba? Okay na. Diba pa yung namatay? Bakit nag-GG agad? Kaya pa naman pala. Grabe, alam kung natayaan niya lahat. Tanalo tayo lahat. Panalo talaga tayo lahat. Pero yun lang ha, Gaming Gladiator victory sa game number 1 natin. Naka-hold pa naman sila eh, no? Kaso wala, GG na daw talaga guys. Mahirap na rin depensahan, mega creeps na. Hindi na laban yun. Walang hinayang doon. Hindi na pinusuan. Pero naubos yun, no? Sayang, no? Oo, triple kill na eh. Baka kaya pa eh, no? Kasi ko, yung SBN eh, yung SBN, napatay nila, walang ano. Depende pa, pero... Baka tinatamad tatagal. Na. Kung baka next game na. Tsaka na-call mo na eh. Oh, na-call alam mo na yung pig-GG mo. Oh, alam ka naman yung pig-GG mo yun. Oh. Sorry. Okay. bawal na yan. Saka ang lala din kasi ng... Yung hero lang naman ni Queen, isa lang eh. Pag nakita natin yung pangalan nito, ano bang paboritong hero niya? Kahit pa paano naman, parang pantay yung game eh. Ano kayo ulit kayo? Ano kami dyan? Team Spirit kayo, diba? Hindi ka namin ginanyo kanina. Yan, sinasabi ko sa inyo. Binibigyan nyo na maling prediction yung mga nanonood dyan. 2-0 ko dito. Bakit kanina nung ngayon kayo magsabi. Sa mga nanonood dyan, nagpapaliwala kayo kay Alo, ganyan-ganyan. Sino nanalo? Gaming Gladiator. Hindi ka tinaya. 1-2 ka, 1-2. Hindi ka tinaya. Wala eh. 1-2 ka, boss. Dahil ano na raw kasi, next game na yun. Kumbaga, tinanggap na nila yun, talo pa rin yun. Kaya, kahit mag-long game kasi, parang... Talo pa din. Hindi, deserve nga nila yun. Especially nga yung nangyari ng teamfight sa Rush. Parang yun yung pinaka... Ano eh, pinaka... Game changer. Kumbaga, kung nanalo naman Spirit doon, iba pa naman yung kwento nito eh. Tama. Siguro may BKB na yung Monkey King doon. Kung sinegan item niya BKB. Hindi siya napadipyo. Hindi pa siya napadipyo. Pero yun ba talaga expected natin na kaagahan mag-online ng GG? Kasi LD pa rin naman. Parehas naman sila. Ang ganda lang din ng mga reaction ni Queen. Dahil halos lahat, na one time man niya si Beastmaster, yung another go na naman, nung denive si Diracho sa may likod na nung cliff. Diba? Ano nga, pagtaka lang, talagang no reaction for collapse, no? Oo. Sa game na yun, parang hindi siya talaga pumunta sa taas. Ba't yun, no? Kahit nga sa mid, eh. Hindi siya nag-dip. Oo nga, eh. Parang never nagkaroon ng contest, eh. Dalawa item niya, ginawa nilang... Diba, dalawa na yung item niya, eh. Ginawa nilang queen show to, eh. Parang feeling ko kung naglilima rin kaagad yung Team Spirit, give and take lang ng ano, eh. Give and take lang sana na patayan, eh. Baka kasi na-threaten din sila, especially nga, react kasi nang react yung si Queen, eh. Siguro dapat yung DK yung mas nauna lang tumulong dun sa BM. Or dagger agad yung DK. Or dagger agad si DK. Slayer siya eh, no? Yung nakita natin kaibahan kanina dun sa may laro ng Betboom. Yung GPK, no? Yung DK ni GPK. Oo, yung GPK, di ba? Ayan din kasi, oh. Na-cancel out yung Wukong's command. Napa-atras, dyan na nag-umpisa yun, eh.
Lugi, biglang 6K, 8K nga yan kanina eh. Pero piling ko mamamatay dapat si Spin doon eh, kung nagbigay-bigay si BM eh. Ang aga din ang Superman. Ay, no, kaya pa naman nila yun, ang ganyang state eh. Oh, yun lang. Talaga yung nakakabosit yung may layo na ganyan na inuubos lang ng mana niya. S-Men Lone Druid Kalo eh. Mm. Parang pre-drain game yun eh. Drain mo si S-Men, drain mo yung bear. Tatamaan yung mga kalaban eh. Pero yung layon ba pang ban na? Kasi kanina pa natin first series nakikita, ang sakit niya sa ulo eh. Okay naman siya eh. Okay lang din naman siya ibigay kung talaga may pampatay. Kasi ginawa naman ng spirit, piling ko pwede siya mamatay. Like may BM, may MK. Pero... pero yung composition talaga rin, yun lang maganda kay Layo, kahit kanino mo ata siya sama. Sa, especially yung mga pasugod lang hero nyo. Eh, lahat naman ng hero may kailangan ng mana. Kasi yung mga hero na yun, di kailangan mana. Hirap-hirap ka. Logi talaga. Yung may naka-diffusal na, tas parang katulad kanina, di ba? Slurp na, may layo. May diffusal na, may ano pa. May naka-diffusal na, may pago naka-diffusal, may drain pa. Pero yan, gusto natin yan, yung nabasag yung throne sa may noon. Patayan pa sila, basta patayan pa sila dyan. Ayan, oh. Check mo nga yun pa yun kung panalo yun, baka mamaya iskam eh, dahil GG lang. Si Collapse ang tumawag, Collapse! Kasalanan mo yan, tatagal pa sana, tatama pa sana yung bet natin eh. Pero sino ba ang ating match MVP for our game number 1 sa tapatan GG at Team Spirit? Wala nang iba. Wala nang iba. Bigay niya na. Asian. Si Asian. Oo, grabe yung kanyang performance dun. Nagpapatay na nga yung kakampi niya, First Blood. Namatay rin si Queen sa may gitna. Ama. Kala ko tapos na eh. Iyakan ko na eh. Buong early minute, no? Top net yung Lone Druid niya. TY sa 2.5 boss alo. Uy, wala, maliit na bagay naman yan. Yan. Basta wag mo lang gagayaan si John Pugs na dahil doon natin siya sa atin. Tropa natin may pangalan, John. Tignan mo naman, panalo! Win yung ano yun, under. Panalo rin yan. Di na naman tumaas yung pera natin. Win din to, yung position, ano. Seven? Win din yan, win din yan. Refresh, ba't hindi pa nabibigay yan? Tingin. Hindi, kailangan matapos sa Dota 2 TV. Kailangan matapos muna sa Dota 2 TV. Okay. Advance tayo eh! Advance tayo! Anong tawag mo doon? Oo nga pala. Official kasi tayo eh, no? O game 2! Taya mo na, 2-0 to. Talaga? 2-0 to. Map 2, yan. Taya mo na. Gaming Gladiator muna. Gaming Gladiator na muna. Yan. Teka lang, sino mo pa first pick dito? Kanina, sino first pick kanina? First pick yung... first pick DK. Spirit. Gaming yan. Ngayon. 1K? 1K! Gaming! 1K! 2-2-5-6! Ano ba yung mga paborito mong tayan? Yun, tatayan ulit natin lahat yan! Under! Yan! Yung hero alive! Doon sa under pa rin tayo dyan! Pasok yan, nanalo na nga tayo nilang beses. 300! Rin. Yan! Nakailan na tayo dyan, oh! Dalawa na! Nakadalawa na tayo! Kaya nga! May int pa! Ano ba yung kanina? Dalawa lang nga. Hero first pick roll. No tayo yan kanina eh, no? Yes, tayo. First pick hero! Ay. Roll to map! Yan, position 5! Yes! 300! Yeah, 300. Okay. Yan, wag mo na binababa yan. 300 na tayo, 300 sana, mo na dyan. Sana tumama na yung ating mga prediction dyan. Sa mga gusto naman po mag-predict din dito sa ating day 1 at sa playoffs ng BetBoom Dutch at Dubai 2024. Mayroon pa tayo. Yung int. Ano ba? Duration, tama yun na. Yung int, over. Duration, under ulit. Under. Uy, tama din yung duration. Siyempre na may, alam mo tayo nag-bet din. Uy, what 1K yan? Gabi! Okay lang. Mataas naman yun. Mataas naman rate yan eh. Mataas naman rate yan. Sino bumipid dot? Mamaya, pag tatlo na yun, pera yan ha. Totoo ang pera natin yan. Sinasabi ko sa inyo. Pag kinaltas ko sa inyo yan ha. Yan. Diyan sa meno. Duration. Duration, under. Under. Yan, under 39.5. Ang laki naman ang odds yan, no? 500 yan, 500. Gagi, wala na ng pera. Hindi, okay lang. Ano ba ngayon? Sunday. Refill day to, guys. Okay lang po. Pero guys, ayun sa mga gusto sumabay dito sa ating playoffs sa BetBoom Dutch sa Dubai 2024. Gamitin nyo lang po ang ating promo code sa 1xbet na Kuya Nick. Lahat po, capital letters. Ayan, para maklaim nyo yung welcome bonus natin na 6,000 pesos. And syempre guys, PM lang po kayo dito sa may Kuya Nick's page para maisali kayo sa ating prediction group chat or kapag may katanungan kayo about 1xbet. Good luck sa inyo mga prediction dyan.
Game number one, ginulat tayo ng GG. Napakataas ng odds doon. Napakaswerte na sumabay sa inyo kanina. Mm-hmm. So guys, game two, sabay-sabay nating alamin kung 2-0 nga ba tulad ng prediction namin. Or baka naman mag-game number three pa. Swerte nga natin kung 2-0 lang yan. Gagi, sasama ko sa inyo palagi. Maraming salamat po. Nag-edition ka agad ah. Sorry. Guys, magbabalik po kami dito sa Critics page. Please do help us by sharing our live stream. At kita-kits ulit after 5 minutes. Yan. Color sense and light sense. Would you adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room? You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Fuck. Use your skills in the gaming. 1xBet. Mga sir, nagbabalik na nga ulit yung WX Points. Gusto bang manalo habang nanonood? Madali lang yan. Tumutok at hulaan ang bawat tanong na lalabas. Ang bawat tama na hula ay may kutumbas na puntos. Sa dulo, kung sino ang pinakamaraming may tamang hula, siya ang mananalo. Marami-rami ang naghihintay na pa-premyo para sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo, baka kayo na ang sunod na manalo.